Aray ko, puta. Anak ng tipaklong, oh. Pauwi na lang, nahulog pa ako sa pilapil, oh. My goodness. Pauwi na lang ako, nahulog pa ako sa pilapil. Nag-pop snakes out na ako kanina. Aray ko, puta. Ay. Right. Good day mga tropa pi. It's your boy Pop Snakes. Na-miss nyo ba ako? So ito, medyo naging busy kasi. And nasa bukid tayo ngayon. Saktong papunta ako dito para i-check yung palay. Kasi nung last time, medyo natuyuan tayo. At ayun, mahirap mag-ano kasi. Mahirap pa andarin yung electric motor dahil laging walang kuryente. So nagmakina tayo. Ito nga pala guys, si Broy. Broy, shout out. So ayun, dito ako ngayon sa bukid. Naisip ko na dito na rin mag-vlog. Ito yung palay guys, so medyo palabas na rin. Anyways, ang content natin ngayon, yung ano, tungkol sa mga nagpaplano mag-breeding. Magkano ba yung mauubos mo at magkano yung kikitain ko. Yan, so alam ko maraming may mga tanong nito. At ipapaliwanag ko sa inyo lahat ng nagastos ko accurately, no? Lahat ng binili ko, accurate kong ipapaliwanag. Alright, let's go! Right, isang magandang hapon po ulit sa mga viewers natin dyan. At kamusta po kayong lahat? So ito, para maiba yung background natin, bukid naman. Alright, so ito yung tinatanong ng karamihan na i-discuss ko nga. Magkano ba yung gagastosin natin kung gusto natin mag-breed ng aso? For example, large breed kagaya ng Belgian Malinois. Siyempre, unang-una, kailangan munang hintayin natin yung wastong edad ng aso. Sa female ako kasi at least 1 year up, nagbi-breed na ako eh. Okay na sa akin yun eh. Yung iba, mas prefer nila 2 years daw or 1.5. So depende po yan. Pero ako personally, 1 year and above pwede na sa akin mag-breed para sa akin ha. Sa PCCI nga, 6 months lang eh. Tignan nyo yung likod. Nakalagay dyan, 6 months old, pwede mo nang i-breed yung aso. Pwede nang i-register. Yun ang nakalagay. May kodigo pa tayo. So unang-una, ang preparation ko dyan na una kong gastos is syempre, kapag nag-hit yung ating mga aso. Kasi ang ginagamit ko ay top breed puppy or adult sa kay Bella that time. So ang ginagawa ko kasi personally ako, ang ginagawa ko, nagpapalit ako ng dog food. Pinipili ko sa breeding, lalo na pag nagbubuntis yung aso, ang ginagamit ko ay yung puppy dog food. Ewan ko, siguro mas prefer ko lang yon kasi dati nagtry ako sa husky ko, parang 3 beses kong pina-stud. Ang pinapakain ko ay top breed adult, hindi nagtitake. So ngayon, nag-iba ako ng style. Ginagamit ko is yung mas mataas ang protein na dog food. So this breeding, ang ginamit kong pakain kay Bella ay pedigree adult. Simula nung nag-shed siya, kasi pag nag-shed yan, malapit na mag-hit yan eh. Nung nag-shed siya, nag-start na ako magpakain ng pedigree. So ang naubos kong pedigree, sa preparation pa lang to ha, sa pagbubuntis niya pa lang to habang buntis siya and bago mag-start. 5,200. Dalawang sakong pedigree agad yung na-consume ni Bella. Nasa 2,600 isa eh. Dito ah, that time, yun yung presyo. Siyempre, nagpapakain ako ng aso. Buong pagbubuntis niya, yun yung naubos niya. 2 sako. Ang kasunod niyan, siyempre, pag nag-pick na yung aso nyo, pwede nyo nang ipa-stud. Hahanap kayo siyempre ng stud. So, depende yan kung magpa-puppy share kayo or mag-i-stud fee kayo. Yan, siyempre sa puppy share, marami ring rulings yan. Ang ginawa ko, dahil tropa naman yung may-ari, yan, kay Pops Aljon, siningil niya ako ng, ang usapan namin noong una, 10,000 yung stud. Pero natawaran ko ng 9. So, ang usapan namin dito, babayaran ko siya kapag na-event ako na yung puppy. So, ganun naman ang nangyari. Pero kayo, syempre, dapat kasama na agad dyan sa, ano, sa expenses yung stud. So, yung ibang Belgian, papalo ng 6,000 yung stud or 7. So, depende talaga yan sa usapan nyo. Depende sa quality ng male. So, ayun, marami itong mga ano yan. So, yun. Tapos nun, habang nagbubuntis yung aso, may mga times na mahina siyang kumain. Kaya ang ginawa ko, tamang-tama, may nagbigay sa akin ng, ano, ng vitamins, may nagbigay sa akin ng Prime Matrix. Yun yung, ano, pinatake ko sa aso ko. Nagkakahalaga rin yun ng more or less 1,000 yata. Siguro nasa mga 1,200 yun. So, ayun. I-count na rin natin as gastos dahil syempre kailangan natin ng mga supplement habang nagbubuntis yung aso. Then, bumili rin ako ng calcium and OB puppy na vitamins. Yun yung pinapatake ko sa aso ko habang nagbubuntis siya. Yung OB puppy, binibigay ko yun sa aso kapag
1 month na from the stud. After 1 month, tsaka ako lang binibigyan ng OB puppy. Ang sabi kasi sa akin ng iba, kapag daw pinuno ko ng OB puppy yun or sinobrahan ko, dinamihan ko yung OB puppy, ang mangyayari, mabilis lalaki yung puppy sa loob ng tiyan and mahirapan manganak yung aso. Yun yung sabi sa akin. I don't know kung ano yung mga perception nyo about dito. And yun, ang bigay ko lang ng OB puppy after 1 month is 3 to 5 ml a day, once a day lang. Alright? So, dun pa lang sa stud, sa mga conditioning ng aso or sa mga gastos habang nagbubuntis siya, gumastos na ako ng 16,400. Yun yung total ng mga gastos ko. So, ayun na. From mag-hit yung aso, from ipa-stud, umabot yan ng 2 months mahigit yung ginugol ko dyan sa pagbubuntis ng aso. Kasi ang aso po nagbubuntis, minimum 60 days, maximum 70. Si Bella, nung una siyang nanganak, ay tatlo lang yung laman. Tumagal ng 68 days bago lumabas yung mga puppy. Akala ko nga, false pregnancy pa eh. Then, nung pangalawang pagbubuntis niya, which is ngayon nga, 8 yung anak, saktong 60 days lumabas agad. Mabilis humilab yung tiyan. Alright? So, ayun, 16,400. Then, meron din palang ano to mga paps. Bago nyo ipa-stud yung aso, kung sakaling hindi nyo nabantayan yung kanyang mens, or iba yung cycle ng aso nyo, pwedeng mas delay siya bago mag-peak, may chance din na gumastos kayo sa smear test. Ang alam ko, more or less 1K yan eh, or 500 to 1K yata yan, hindi naman ako nagpaganyan. Smear test, or progesterone test. Alam ko yung progesterone nasa 2,000 more or less. Yan pa yung mga extra gastos na pwede nyong isipin, diba? Ako kasi hindi ko yan ginawa kasi nga, natansya ko naman yung peak ng aso ko. So, ayun. Yan, optional lang yan, yung smear test and progesterone test. Depende sa inyo yan. So, ngayon, nanganak na yung aso. After 2 months na pagbubuntis, nanganak. Ang una ko agad ginastos is bumili ako ng Milky Dam. Ang binili ko ay yung una, parang 700, tapos 200 yung tingi. Parang umabot din ng 1,000 pesos yung Milky Dam na binili ko para lumakas yung gatas ng aso. Kasi pagkapanganak pa lang ng aso, hindi ka naman pwede mag-focus sa puppy eh. Ang puppy kasi, dede lang ng dede yan. Kailangan mag-focus kayo sa dam. Kailangan healthy yung binibigay niyang gatas at madami para talagang makabulas yung mga puppy ng maganda. So, ang pangalawang gastos ko naman ay 1.2K. Ito yung binili kong mga Enmalac na pangpagatas ng dam. Parang nakatatlo yata ako nyan. Tapos yung mga Proxantel na binili ko. Pang deworm to ng mga puppy, bumili na rin ako. Tapos yun pa, sama na rin doon yung ano nga ba yung ginamit ko? Albendazole yata yon, yung mga pang deworm na syrup. Yun, sama na rin yun sa 1.2K. Then 300 M2 malunggay, pininom ko rin kay Bella yan para lumakas yung gatas. Nabili ko sa Andox. Yun, baka naman Andox, manok lang. Tapos then nung nag-start ng Dumede or nagbigay na ako ng formula milk, ang binili ko ay 2 kilos ng milk powder, 700 pesos, 2 kilos ng milk powder. Ang ginamit ko ata ay Milk One, kung di ako magkakamali. Milk One yung brand. Sa Shopee lang ako bumili. Then, yun. Nung nag-start ng kumain yung mga puppy, sila ay 3 weeks na, gumastos ako ng 2,800, dalawang sakong special dog. Kasi iba-iba eh. Minsan yung price na nakukuha ko, 1,400 isang sako, 9 kilos yun. Minsan 1,300, so 1,400 to 1,300 ang isang sakong special dog, 9 kilos. Puppy yun na puppy. Then, syempre may mga miscellaneous din. Bumili rin ako ng bowl, yung bowl na antig 450, yung medyo naka-inverted para sa mga puppy. Paikot sila, yun. Tapos, bumili ulit ako ng gatas, pure Mille Milk, 2 kilos ulit, Milk One. Then, pagkatapos nun, bumili naman ako ng dog food. Para sa mga tuta na naman, 2,800 na naman yon, dalawang sakong special dog. And after nun, nung nag 1 month na yung mga puppy, bumili na ako ng Forza Blue, 580. Kung di ako nagkakamali, parang dalawang bottle yon or nasa 2 to 3 bottle yung naubos ko eh sa mga puppy. So 580 yung Forza Blue. Then si Bella, naubusan na ng nutrients. So ubos na yung dog food niya, bumili ulit ako ng isang sako, 2,500. Isang sakong adult na pedigree. So, ayun yung pinabigay ko kay Bella kasi alam nyo naman, pag nagpapadede yung nana, yung dam, yan yung pinaka-crucial na part. Siyempre, talaga mamamayat yan, magsusungit, lalo na pag malakas dumede. Tapos, pag may ngipin na yung puppy, minsan nakakagat yung kanyang nipples, nagagalit. So, wag nating pabayaan yung mga dam natin. Wag lang tayong puro focus ng focus sa mga tuta. Kaya, bumili ako ng dog food para kay Bella.
So ayun, ang total nun, from day 1 ng pagkapanganak ng mga papi up to 45 days, ang ginastos ko dyan ay 13,030 pesos. Yan. So after 45 days, syempre first vaccine na ng mga papi, 8 papi yon, ang isang vaccine ay 550. Gumastos ako ng 4,500 para sa first vaccine. So, 4 ang vaccine, di ba? So, first vaccine pa lang yun, nung 8. Ngayon, syempre, naubusan, nagkakaubusan na, malalakas na kumain, di ba? Hindi ko naman tinipid yung mga tuta. Gumastos ulit ako ng 2,600 para sa special dog puppy, 2 sako. Mas mura ko nang nakuha yan, 1-3 lang. Yan yung pinakakalakasan kumain ng mga puppy eh. 45 days to 2 months, ay, nasa 45 days up to 2 months and above. Ano, gumastos ulit ako ng 1,400 para sa isang sakong special dog puppy. So, nakatatlong sako ako nung time na yan. 45 days, 1 month to 2 months, yung mga puppy, parang tatlong sako, more or less. Then, nung 2 months sila, syempre, vaccine na naman. Ito mga paps, ha, itong vaccine na to, hindi na sila sabay-sabay. Ang una kong pinabaksin yung 2, 1.1K kasi may nakakuha na agad niyan eh, nabili na yan, na-out ko na ng mas maaga. Ang nakabili niyan ay taga Laguna and taga Mansalay. So, nauna yung 2. May 6 pang naiwan. After mga ilang days, syempre, pinabaksin ko na. Alam naman natin na yung vaccine, hindi naman yan pwedeng i-skip. Minimum lang dyan ng 2 weeks up to mag-allowance ka lang ng mga 5 days delay. Yun lang ang binibigay ng vet dyan para sa vaccine. So, pinabaksin ko na rin yung 6 na tuta. 300, 6 na tuta. So, ganun din. Nasa 4-5 din ulit yung second vaccine. Then after nun, 2 months and above na yung mga papi, bumuli na naman ako ng isang sakong special dog. Tapos ngayon yung mga papi, isa-isa na lang yung pag-vaccine sa kanila. Depende kung sino yung mga unang na-out. 500, 500, 500, 1,000, 100, yun yung mga naiwan, third vaccine na nila yon. So inabot ako dun ng 16,950. And ang total niyan, bago ko na-out yung mga papi na I think, ilan ba sila? 7 puppy. Bago ko na-out yung 7 puppies, yung iba inabot ng 3 vaccine, yung iba 2 lang. Umabot ng nung gastos ko ng 2 months and above lahat ng vaccine, third and second, tsaka mga dog food. 45 days up to 2 months and above. Yan, nasa ganyan. 45 days to 3 months, inabot ako ng 16,950. Yan yung first vaccine, second and third. Ngayon, na-out ko na yung 7 na papi. May naiwang isa, si Timor. Kung nasubaybayan niyo si Timor, na complete vaccine siya sa akin. So yung mga expense ko diyan, hindi ko na naisama. Hindi ko na na-count. Pero yung usually yung talagang naubos ko bago ko mai-out yung 7 papi, inabot ng 46,380. So medyo malaki po yung talaga yung gastos kasi bago pa ako nagsimulang i-breed, bago ko pa sinimulan i-breed si Bella this time. Talagang in-account ko lahat ng mga gastos ko para may idea kayo kung magkano ba yung magagastos o magkano ba yung gastos ng mga breeder. Diba? Kaya nga po, kung bibili talaga kayo sa reputable na breeder, sabihin natin may presyo yan, alam natin na hindi pinabayaan yung mga papi. Diba? Kasi yung iba, magkano Belgian mo? 14. Eh bakit doon? 7 lang, 8 lang. Hindi nyo po pwede ikumpara yon kasi magkaiba yung bloodline yan. Magkaiba yung alaga dyan. Magkaiba yung parents nyan. Diba? Hindi ko naman sinasabi na porket nagbablog ako, binenta ko ng mahal yung mga papi. So, nagkahalaga po yung mga papi ko, ang pinakamura kong na-out ay 10,000, may nabenta ako ng 12, may nabenta ako ng 13, 12, 14. Si Timor medyo mataas yan eh, parang inabot ng 15 yon kasi complete vaccine, tapos nagpa-add pa ako ng konti nung huli dahil naubusan na nga ng dog food, so medyo malakas siya kumain. Kinuha sa akin si Timor parang mag 4 months na eh, kaya medyo matagal kong inalagaan. And naturuan ko rin ng mga basic commands. So, basically, nasa ganito nga yung na-compute ko, 46,380, pero i-add pa natin dyan yung mga ibang gastos ko. Kasi hindi ko na naisama eh, may konti pa. Sabihin natin na 50K yung gastos ko. So yun, magkano nga ba ang kinita ko sa pagbibreed? Yan. So akala po kasi ng iba, ganun-ganun lang magbreed. Meron pa nga akong nabasang comment ba yun? Hindi ko alam kung saan eh, or may nagsabi sa akin na parang congrats daw, parang 8 puppies, kung sa 10K na lang daw isa, edi easy 80K. Sana nga po ganun lang kadali. Pero napakatagal ko pong tinrabaho yan. Ginugol ko yung oras ko, sakripisyo, atensyon, puyat,
pag-aalaga, no? Mahirap po mag-breed, hindi po basta-basta. So akala nung iba ganun lang, pag nakita nila na uy, maraming anak yung aso, ganyan, walo. Easy money 'yan. Hindi po ganun. Kagaya nito, gumastos ako ng almost 50k, kumita ako diyan siguro ng 40. More or less 40, siguro 41, 42. Nasa ganun yung estimate ko sa kinita ko. Net 'yon. 'Yun yung pinaka sa tingin kong kinita ko. Doon ngayon, syempre, marami rin akong gastos kung kagaya ng anong mga OG tropa pin natin. Kung napanood nyo yung vlog ko nung last time pa, dati gumagastos ako ng talagang 6,000 a month. Ano yan? Legit 6,000 a month. Dog food lang ng mga aso ko. Pero ngayon, mas malaki pa. Kasi nag-shift na ako ng dog food ngayon ang binibigay ko na sa mga aso ko, NutriChunks. NutriChunks Maintenance tsaka NutriChunks Puppy. Yun yung pinapatake ko. So, estimate ko ngayon, baka hindi lang 6,000 na nagagastos ko per month. Pa sa dog food lang ha. Wala pa dun yung mga vaccine, yung mga, kagaya nyan, deworm. Yung mga regular deworm ng aso, mahal din ang deworm ha, yung Proxantel, yun yung ginagamit ko. So, ayun. Sana po nakatulong yung info ko, mga tropa pi. Pasensya na po, at ngayon lang ako nakapag-upload. Medyo na-busy ako. Dahil, anytime soon, malalaman nyo rin kung bakit ako na-busy. No, yung pinagkabisihan ko, malalaman nyo rin kung bakit. And dahil nga sa kuryente, alam nyo na, grabe yung kuryente dito, parang 24 hours, lahat yan, walang kuryente yan, run out. Nagkakuryente kami, 6 to 7 hours lang, parang 3 hours sa umaga, tapos 3 hours sa gabi, 6 to 9. Ganun lang po ang schedule dito, rotation. So ayun, na-miss ko po kayo. Sana na-miss nyo rin ako, di ba? Alright, so hanggang dito na lang mga tropa P. Pasensya na po at bihira ako makapag-upload. God bless and keep safe. Pop Sneaks out!